rational ko sa paggawa ng isang pelikula. Parang, well, yung pagpili ng genre ng pelikula. Mahilig talaga ako sa mga narrative films. Parang ako kasi interested ako sa character development talaga. So, from yung change ng character from point A to point B, kung paano siya due to circumstance and yung events, cause and effect relationship, parang ganun. So, kaya yung mga ginagawa kong pelikula mostly, nasa, pina-follow niya yung narrative structure. So, ang Pektus ay isang kwento tungkol sa dalawang lalaki na nakatira sa syudad. So, it's a hyperlink film, meaning there are two characters who don't know each other, but some sort of thing will happen that will connect them together. So, yung dalawang characters na ito, si Yong at si Chino, magkaiba sila ng buhay. Si Yong, isa siyang life plan salesman na parang lahat ng kamalasan ng mundo ay pasan niya. So, makikita natin yun sa day in a life niya, na maghihiwalay na sila ng asawa niya, etc. Tapos si Chino naman, yung isang character, ay parang overaged bum siya na parang wala pang nararating sa buhay. Tapos yung girlfriend niya na mas young sa kanya completely, nabuntis niya. So, plano nilang ipalaglag yung baby. So, parang may different conflicts itong dalawang characters na ito. Nasa dulo, parang makikita sila, magkakaroon ng isang road rage incident na ang themes kasi nung pelikula is chance, choice, life, death, yung ganitong mga contrasting themes. So, magkakasapalaran sila na marirealize silang dalawa sa end yung value of choice na parang despite everything that life gives you, lahat ng hardships, parang meron ka pa rin free will to change kung ano yung kapalaran mo. Parang may free will ka. Kung gusto mo maging masaya, kahit na lahat ng binibigay sa'yo ng mundo, parang lahat ng problema na sa'yo na, parang kaya mo maging masaya. Choice mo yan. So, yun yung kwento, basically, ng Pektus. Tapos kaya naman Pektus ang title dahil overall theme niya is binibigyan ka ng Pektus ng buhay. Hindi mo alam kung saan kanya dadalhin. Pero you just gotta go with the flow. That's life. Sa proseso ng paggawa ng pelikula, ang binigyan kong focus, ako kasi pag gumagawa ko ng film, basta solid yung kwento at yung actors ko, alam nila yung ginagawa nila at bagay sila dun sa role. Parang dun ako pinaka nakafocus. So with the script, parang medyo matagal ko nga siyang nagawa dahil more than a year bago ko siguro natapos yung buong proseso ng paggawa ng pelikula. Dahil yung script, parang matagal ko siyang hinash out. Parang, since gusto ko ng hyperlink, parang I had to formulate yung dalawang kwento na magkaiba, pero how do you mesh them together with a common theme na parang yung mga ganong things. So, yun, script, story, yung focus ko talaga. And of course, yung mga artista, I am very lucky na kung sino yung na-imagine ko talaga dun sa kwento, yun yung nakuha ko. Except for, ang galing din ng life kasi ng universe dahil originally, yung pinipeg ko for one of my characters, which is Chino, yung bum, is a much younger character na siguro mga 28 years old type of guy. Pero wala akong makuha. May nagsuggest sa akin daw kung bakit hindi ko kunin si Mr. Jojit Lorenzo na way, mas matanda siya sa 27. Na parang out of character, pero naisip ko, baka mas mag-work to kasi para mas ang galing pa pala ni Sir Jojit. Like, may mga nuances siya. So, since nakuha ko si Sir Noni Boy Camino and si Sir Jojit, parang okay na ako. Parang alam na nila yung character nila. Tapos ang galing nila maglaro sobra. So, yun. During the set, habang nagsushoot kami, syempre, dinirect ko pa rin sila. Pero parang collaboration talaga na may mga ideas sila. So, yun. Focus sa actor. Tapos sobrang nagagalingan lang ako sa dynamics na yun, kay Sir Noni saka kay Sir Jojit. So, blessing yun sa akin na nakuha ko sila. So, mga natutunan ko sa paggawa ng Pektus, isa ito sa mga pinakamahirap na siguro na endeavors na ginawa ko so far. Kasi, itong pelikulang to,
tatlong araw namin siya shooting. Originally, it was supposed to be 2 days, pero dahil hindi ako masaya sa current material, we had to add a few more scenes. So I had to consult my advisor sa UP Film na kailangan ko magdagdag kasi parang may kulang. Eh, ganun ako pag hindi ako happy, parang talagang kailangan solusyon na nila. Like, kung mag-a-add man niya ng scenes, kung magbabawas completely na isang buong chunk gawin, kailangan gawin siya. Basta kailangan, I mean, tama yung pelikula eh. Pag pelikula mo, tapos pinapanood mo, parang pag may feeling ka na may mali, parang hindi ka mapakali eh. So, ayun, we had to shoot a third day. I had to add a few more scenes. Tapos yung shoot day itself, very challenging, tipong we had to shoot it na lahat daylight kasi day in a life siya, tapos hanggang before gabi naman, gabi siya. So, umaga lahat. So, when we had to shoot, well, hindi talaga option na maggabi na, tapos hindi pa namin tapos. Kaya at one time, yung pinaka-climax ng scene is the road rage scene na parang tututukan sila ng barrel. Tapos, medyo, siguro that was around 3 p.m., tapos ilang oras na magagabi na, tapos umulan pa. So my production designer had to wipe off like drops of rain from the windshield to shoot. So parang very ang gulo lang, nasi-stress na talaga ako. Tapos, ayun yung shooting day itself, siguro yung challenge. Tapos one more scene na gusto ko lang i-share. Meron akong scene sa cementerio. Tapos apparently, hindi kami nakakuha ng permit to shoot in that particular place kasi ayaw ng cementerio na i-shoot yung mga nicho. So, kailangan guerrilla. So, yung actors ko for that scene, si Noni Buencamino and si Nova Villa, eh, si Tita Nova Villa, parang ingay dun lang yan nabasa yung script. Tapos siguro we had like 10 minutes to shoot the scene. Nag-one take kami. Tapos, humaan dyan na yung mga guard, like, lalapit na kasi bawal nga, nag-guerrilla kami. Tapos, they got the scene, like, in a few takes. One, nilong take ko na yung buong eksena. Tapos, siguro, third take, yun yung ginamit ko sa Pektus na film. Tapos, it turned out to be one of the best scenes of the film. So, sobrang wild lang ng experience na yun. Pero, share ko lang, ang pinaka-challenge, siguro yung moments of doubt na hindi lahat naman feeling ko ng mga filmmakers or artists, in that sense, ay may moments of doubt na tama ba itong ginagawa ko. At one point, parang siguro ako kasi, I tend to compare myself to works of other people na parang tama ba to? Like, pag kinumpare mo kay ganyan, sobrang pangit naman ng akin. So at one point, like, umiiyak na lang ako. Kasi hindi ko na alam kung itutuloy ko to or hiyang-hiya ako na, oh my gosh, mapapalabas to sa maraming tao sa UP. Tapos mapapanood nila yung sobrang pangit na trabaho ko. So may ganong times, pero hindi lang ako nag-give up. Kung kailangan mag-shoot, shoot tayo. Kung kailangan mag-re-edit, or maghanap ng kung ano man. Like, kailangan mo lang gawa ng paraan, sabi. So, yun yung sinasabi ko sa sarili ko. And it turned out na okay naman yung pelikula. So, ayun. Ayun. So, I guess my advice for filmmakers is, dahil mga artists nga tayo, parang nagkakaroon talaga ng moments of doubt. And hindi ka sigurado kung tama yung ginagawa mo. Or yung mga ganun. Pero at the end of the day, parang kailangan lang natin talaga alalahanin kung bakit natin ito ginagawa. Ako, ginagawa ko siya dahil mahal ko ang pelikula. Gusto kong manood, gusto kong gumawa. Meron akong sense of elation kapag gumagawa ko ng pelikula. So, mabalik lang ako sa ganun. And then, naiisip ko na challenge lang to, pero bukas, wala na. Or pag ginawa na to ng paraan, hindi ko na ma-feel to. So, go lang ng go. Push lang ng push. And remember why you're doing this in the first place. Ayun. Nakikiramay ho. Salamat. Asawa ko ninyo? Hindi. Kapatid ko. Ah, sorry.
Okay lang. Na-aksidente siya. Nasa gasaan ng truck. Malas lang talaga si Hiner. Bata pa kami, lampa na. Kaya hindi na ako nagulat nung matigok siya. Ganyan ko talaga ang buhay. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Isang araw humihinga ka, susunod, wala na. Nakremate ho ba siya? Hindi. Kaya napaka-importante ng kabaong eh. Kailangan maganda ang kabaong niya, matibay. May life plan ho kayo? Ha? Life plan ho? Ah, o nga pala ako. Ako puro si Yong Mendoza. Taga Forever More Life Plan Incorporated po. Baka po gusto niyo mag-avail ng ano, ng life plan, eh ito po, sale ho ngayon. At napakaswerte ninyo kasi marami kayong pwede pagpilian yan, no? Ang package, memorial service package, hindi ko yun. Parang kung kayo may edad, medyo mataas-taas po, pili lang po kayo dyan. Kasi tingnan nyo naman po yung sunod-sunod po yung mga kamag-anak ninyo. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Katulad ninyo. Kailangan po, mga kusay nyo, maghanda kayo. Baka next in line na ho kayo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Uy, simbol muna tayo. Ano gusto mo, Jollibee o Paris? Kain tayo bago kita attend sa inyo. What's tayo interview mo? Ewan ko. Dami nag-apply eh. Bahala na si Batman. Eh, ikaw pala, kamusta interview mo? Hindi ako tumuloy. Susunod na lang. Harap ko tiyempo. Lord, sigurado ka ba sa gagawin natin? Ulol! Gusto mong mamatay? Ito, pinag-usapan na natin ito eh. Man, hindi madali para sa akin. Eh, hindi rin naman madali sa akin. Lord, natatakot ako. Pag nalaman ito ng pamilya mo, papatayin ako nun. Yung tatay ko, dadaktak na naman yun. Wala Lord, na akong ginawang tama eh. Sana naman yung hindi talaga ako sigurado sa gagawin natin. Teka nga, teka. Lord naman, makinig teka, ka naman. Teka, mamaya na yan. Gusto mo, huwag ipalaglag. Kung ngayon ka naman, wala ka namang magagawa, diba? Wala nang magagawa, kundi ipalaglag. Oh, eto na, naayos na, oh. Nakausap ko na yung mag-aagas. Sa Lunes, pinapapunta na tayo. Kukula na lang yung pera, pero makukuha ko mamaya. Saan ka kukuha ng pera? Basta akong bahala. May ibibenta akong gamit. Huwag mo na isipin mo. Heart, makinig ka naman, oh. Ako nang bahala. Huwag mo na isipin, Twad. Ba't bang useless mo, ha?
Siguro nga tama yung tatay mo tungkol sa'yo eh. Relax ka lang. Ano ba ako nang bahala nga eh? Pagkatapos naman ito, normal na ulit tayo. Balik sa normal, uy. Relax ka lang, okay? Ako nang bahala. Right, wag ka na kasi mag-alala, uy. Uy! Love you! Dwight! Chino, alam na ni Kuya. Ano? Nakita niya yung piti ko. Kuya, anong sabi? Gusto ko daw niyang kausapin. Putang ina! Ay, putang ina. Buhay ko ay sadya. Boss, power them. Dali lang. Yung! Yung Mendoza! Parang pare! Tagal na natin hindi nakita. Ha? Ngayon pa yung muli. Sweet, no? Mm. So, ang ginagawa mo ngayon? Buta pare, huwag mo sabihin nagtitinda ka pa rin ng ano? Death plan? Life plan. Saan ka na nga pumapasok? Forevermore. Yung dyan sa tabi ng everlasting? Oo. Grabe nga, inilagay kami na sa tabi nun. May kakompetensya kami, nilugi na. Kuya! Pwede na ba akong umorder? Ay, pasensya na. Akala ko, naka-order na kayo eh. Kanina pa ako tumatawag sa'yo eh. Sorry po. Sige, crispy pata na lang. Crispy pata? Hmm. Pare, di ba bawal yun sa'yo, baboy? Pata! Baboy na nga nagpapaligaya sa akin. Baboy na lang. Para hindi naman baboy lagi ang solusyon sa mga problema. Boss, tubig nga. Tubig? Oh. Lang. Parang sa trabaho yan eh. Kung tinatrato ka ng hindi maganda sa trabaho mo, ba't tinatrato ka? O, iwan mo. Sir, eh, mahirap na eh. Di ba kilala mo yung asawa ko? Oo. Oh. Kamusta na ako yung stress? Ayun. Malapit na kami mag-iwalay. Boss! Eh, tubig ko! Tubig? Dali lang, ha? Dali lang. Bakit? Anong nangyari? Wala, ganun talaga eh. Hindi na lang eh, may anak kami. Wala kami anak, siguro mag-iwalay na kami talaga. Ganun. Oo. Boss, may ina. Pwede ba? Lagyan mo naman ng yelo yung tubig. Yelo? Oh, ito. Hello. Ay, kumputa! Ay, kuputa. Ang ina mo, panindigan mo, kapatid ko, ha? Oh, ay! Oh, tingnan mo! Puta. Panindigan ko, kuya, tama na. Ang ina sa lahat ng bubuntis sa kapatid ko, ikaw pang hayop ka. Paano mo bubuhay yung kapatid ko? Ha? Ha? Oh. Ha? Putang ina mo, ikaw rin ba? Wala sa kanto? Ha? Magkatrabaho ko sa call center. May italira lang dito ko doon. Di magkatrabaho ko doon. Oo, kuya. Tama lang, kuya. Tanggalin mo yan. Tangina naman.
Ay, kupo. Kano po rin sa banana? 12 lang po. Bigyan niyo po akong dalawa. Yung isa walang asukal, pwede ba yun? Ako yung konti lang. Tapos yung isa naman, pili kayo yung maraming asukal. Mami, pauwi na ako. Ano na bababa? Hindi ako na bababa. Eh, nandito ako sa retiro bumibili ng banana queue. Ano ka ba? Eh, bahala ka sa buhay mo. Oh, ayaw maniwala. Sige. Ito na, ho. Isa na lang. Isa, yan. May asukal, ho? Lang. Hindi. Yung walang asukal. Sorry ho! Eh, pumektos eh! May babiyari ng taat! Pasensya na! Pumektos yung bola! Mukha mo. Bug ka na naman ng tatay mo, no? Gago. Nawa mo. Nakabutan ako ng kuya ni Ina Puta. Yeah, kasi lapit ka talaga ng katangan, eh. Ano, dala ko na yung gamit. Pagkano bibili ng bayan lang? Kuya. Oh. Ito, panay taba. Palitan mo naman. Walang nga kain. Ah, puro taba. Hoy, palitan daw. Puro taba. Huwag dito, Chung. Doon sa bibili-bibigay, para diretso na yung bayaran natin. 13 million gusto ibigay. Pero sabi ko, 15 million na lang kasi kalibre naman yan eh. Uy, hindi tayo mayayari ng tatay mo dyan, ha? Akong bahala, hindi malalaman tatay ko. Uy, puta mo na. Sana tinawagan mo na ako, dediretso pala dun. Ito na mo ka ba? Nagtatrabaho ako ngayon. Ayoko nung ibang inisip. Kung ikaw may trabaho, hindi mo isipin na... Kuya, kasi ni-order ko malamit yung kanin, no? Ay, sige pa. Okay na to, ha? Ito na po. Teka, kuya. Tinagal mo yung taba, panailitid naman. Ba? Let's... Ay, palitan daw, oh! Ano na nga? Paeng Martinez yung pangalan, ha? Tandaan mo. Ano, alam mo yung shoutong massage sa may Banaway? Oo, oh, Banaway. Banaway, Banaway. Oo, oh, oh. Punta mo yung security guard siya doon, siya nagkatrabaho. Shift niya ngayon, ha? Pag punta ka doon, magpakilala ka. Hanapin mo yung kalbo, may malitang... Nagyan mo na lang sa akin yung number, pari. Hindi ko. Kuya! Basta pag... Nagyan mo naman ng yelo to, oh. Ano naman yan? Sige po. Bigyan mo ko yelo, tol. Sige, sige. Ito na. Ah, ito na po, ma'am, oh. Lex, tulay pa na mo. Sige, sige. Sige. Hello, sir. Yun, yun. Malapit na, malapit na po. Ito na, ito na, ito na, ito na. Saan ba ako? Okay, okay, okay po. Ay, puta. Tuloy ka eh. Punti ka na tayo ah. Tandi naman siya na maano. Buti nga nakapreno ako sir eh. Yabang nito ako makaasa. Akala mo, kaya mo bang bayaran ito sa sasakyan ko? Sir, sir, one way to sir eh. Tamang daan ko sir. Saan? Wala namang nakasulat siya na one way to. Sir, ikaw, tuloy-tuloy ka pumunta dito eh. Baka mamaya ay maaksidente tayo. Sir, sir, umuwi na lang kayo sir. Nagmamadali kasi ako sir. Ikaw! Ikaw nasa dulo! Nasa dulo! One way nga ito sir eh. Ay, mas mahaba nga ang daan ko. Sir, umuwi na lang kayo. Nagmamadali naman kasi ako. Labong kausap nito eh. Putang ina mo. Ano problema mo? Duduroy mo pa ako? Uurang na. Ay, putang ina. Sasagasahan mo pa ako, ha? Alo! Uurang na nga ako, sir eh! Lumabas ka!
Lumabas ka dyan, kundi babasagin ko yung salamin mo! Gusto mo? Bakit mo sa akin mukha mo? Okay, ay, mo! Lumapit kita, tutulungan kita! Ina, putang ina. Putang. Putang. Ina. Ito, ito. Ito, masok. Oh, ayan. Akalain mo. Ayon sa World Health Organization, aba, sa buong mundo ay isa tayo sa may pinakamaraming smokers. Na ang ibig sabihin ay padami ng padami ang mamamatay sa atin sa sakit na kanser o stroke o sakit sa puso. Aba, eh kung okay lang yun sa inyo, abay sige pa. Yossi pa. Bakit yan, men? Rain for pa lang ako. Ito ng best friend ko. Kailangan natin magbigay daan sa isang mamamatay ka kung mamamatay. Galing kay Homer Escalon. Pasok, Homer. Yes, Chuchi! Nandito tayo sa tapat ng pamilihang bayan ng Nabotas kung saan may isinugod na babae na lason umano daw ng milk tea. Ito ay matapos ng isa pang kaso ng paglalason ng nasabing inumin noong isang linggo lamang sa may bandang Pandaka. Naku, teka muna, Homer. Ang ibig ko sabihin ay... Ito yung hello? Oh, okay. Sige. Hello. Oh, malapit na. Sabi mo kay Ina, wag mo muna ilabas, ha? Okay. Paglakad, di na ubos ang pag-asa. Tuluyan ring mapapadpad sa hinahanap kong ligaya. Ang kapayagan ko'y nagdugtong-dug nakamalasan. Ang liwanag na pilit kong inaabot, ang akin rin palang magiging hangganan. At kapag nadapa, pipilitin bang bumangon? Napasakit lang ang sa akin ay humahabol.